Hi everyone, welcome to Everything Nice with Mitch, Succulent Love, and today mag-unboxing na naman tayo. So ito na, Handle with Care. So na-handle with care naman. So ito na naman yung aming Shih Tzu, si Team. So ayan, nangungulit sila. Actually, apat sila. So nakikikaba sila kung anong nasa kahon. So ayan, ito tinanggal ko na yung tissue. So ipakita ko na lang sa inyo. Ito mga free, inuna ko yung mga free ni seller. So ito si Dusty Rose. O diba, wala pa akong Dusty Rose. So ang bongga, binigyan ako ni ate ng ganyan. And the next si Shooting Star. Ang bongga ni ate sa ganito. Kasi ang laki ni Shooting Star. Oh, ganda. So, meron akong ginawang video about sa Shooting Star. Kasi yung parang Shooting Star ko is nalunod na overwater. Kasi kakabili ko lang siya after 1 week ng tubig ako. So, ayun, masyadong malaki yung pot ko. So, ayun, parang nalunod siya. Pero naisave ko naman kasi nirepot ko siya. Ayun, shinare ko lang. So, ayun, si Kalankowi Gastonis. Tapos, eto naman si String of Banana. Ang bongga ni ate sa free. O, diba, binigyan niya ako ng String of Banana. Ayan, no? Kabog. So, ang daming binigay ni ate sa akin ng mga pre-succulent. So, 11 pieces yung binigay niya sa akin. And later, ipopost ko dyan kung saan ako nakabili ng mga succulent na ito. Para kung gusto nyo, nagustuhan nyo man, makakabili din kayo. Ayan, so, kapag may nag-comment na saan nyo po nabili, ibig sabihin hindi niya tinapos yung video. Charis. So, ayun. In fairness naman din sa air dry ni ate, okay naman, maganda naman yung pagkaka-air dry niya. Yun lang, mayroon pa rin mga lupa. Makikita niyo naman dyan na mayroon mga lupa-lupa. Galing po yan sa mga in-unbox ko na succulent. And yung iba medyo nag-moist, so medyo naglagas yung iba. So, buti na lang nakuha ko na siya in 1 day. So, it's a medium box, so it's 355 yung shipping fee and yung medium box. Kapag small box po, 95 pesos. So, eto po ay si dinner plate. So, free lang din sa akin ate yan. Kasi namatayan ako. Sabi ko, ate, namatayan ako ng dinner plate. Sabi niya, bigyan kita ng free pag bumili ka sa akin ulit. So, ayan, bumili ako at ibinigay naman ni ate. Kasi masaselan ang mga dinner plate. Ayan. So, eto rin si Tornado. Sabi ko, ate, gusto ko ng Tornado. Bibili ako. Sabi niya, free na lang niya sa akin. O, ayan. Maganda po si Tornado at yun nga, matubig siya, madali lang din siyang alagaan. So, dito na tayo sa mga in-order ko. So, ito si Makinol, ang ganda niya. So, sinip siya ni ate ng potted kasi kaya siya ganyan mag-ship ng may lupa dahil maselan po. Mamamatay sila during delivery kung matagal niyo po makukuha. So, ayan. So, ito si Bluebird. Medyo iba yung itsura niya sa picture. Hindi siya ganun ka-stress. So, ayan yung itsura niya sa picture. Pero sa personal, ganyan. So, parang hindi ko alam kung hindi siya stress. Parang hindi lang siya si Bluebird eh. Kasi meron akong Bluebird. Ayan, yan yung Bluebird ko. O, diba? Iba yung hawig naman. Pero basta, ewan ko din. Tingnan natin. Ayan. So, yung iba kong mga binili kay ate, medyo iba yung itsura nila sa personal. Makikita nyo naman dyan. So, honest review pa rin tayo. So, ito po si Queen Violet. Hindi siya ganun ka-stress. So, stressin na lang natin yan. Ito naman po ay si variegated na Silver Queen. So, medyo nakaikom pa siya. Ito po si Leticia. So, I always wanted a Leticia na clump kasi ang ganda talaga ni Leticia. Lalo na kapag ka-stress. So, medyo stress naman siya. So, ang ganda niya. Kasi yung kulay niya is naglalaro sa green, orange, at red kapag stress. So, ano namang masasabi ko sa pag-air dry ni ate? Okay naman yung air dry niya. Maganda naman. Kaso may lupa pa rin. And yung iba nga is nag-moist. So, pangalawang order ko na to kay ate Mai. So, in fairness naman din, kung naghahanap kayo ng mga tawag dito ang mga rare succulent, meron naman siya. So, gumawa na nga po ako ng video about what you should do when receiving your succulent. So,
Sa mga hindi pa nakakapanood, pwede nyo pa pong panoorin. O pwede nyo rin po laging panoorin kung gusto nyo, balik-balikan nyo, diba? Char. So may mga tips po ako doon kung ano po yung mga dapat nyo gawin sa inyong plant meal para safe yung inyong mga succulent, diba? So eto po yun, no? Kung gusto nyo pa panoorin nyo po siya, ayan. So ito sa red edge. So ang ganda niya. May mga red edge sa mga dulo ng kanyang tips at ayan. Okay naman yung mga ugat. So i-check nyo din kung talagang dried ang kanilang mga roots. So kung na-receive nyo na hindi dry, patuyuin nyo, i-air dry nyo ulit. So ayun, yan, isa yan sa mga tips ko sa pag-unbox ng inyong mga succulent. So panoorin nyo na, ay diba? So ayan. So ito, gustong gusto ko din to, si Crested Shabiana. So ang ganda niya din kasi. So ang attorney niya is Angel Wing. So ito naman po ay si Tokyo Sun. So may ganyan na ako dati. So matubig din siya at medyo masailan din. So ayan, ang ganda niya. So may pata din siyang shinip, may konting lupa. Ang ganda din ito, si Painted Lady. So clump siya. So mas gusto ko ngayon yung mga clump na succulent kasi mas maganda silang tingnan kapag clump sila. So ayan, ganda no. So binibilang ko sila, parang nasa 7 yata yung Painted Lady ko. Oh, ito naman si Monroe. So medyo kakaiba yung itsura niya kasi hindi siya huwi talaga ng Monroe na nakuha ko before. So baka hindi lang talaga siya stress. So hintayin natin, wag na natin i-judge. So bawal ang judgmental. So ayan yung picture niya. O diba? Stress siya sa picture, sa personal, hindi gaano. So ito si Copper Canyon. So stress siya, no? Ayan, medyo mamula-mula yung kanyang mga gilid-gilid. So wala pa akong ganyan. O ang ganda niya. O diba, clump din. So mga kinuha ko talaga na iba is mga clump. Kasi ang ganda talaga kapag clump yung succulent. Maganda siyang tingnan. So ito din, gusto ko ng ganitong lovely rose na makapal or malaki, yun na lang. So gusto ko ng ganyang lovely rose kasi napapanood ko lang sa ibang mga vloggers sa US yung ganyan. So ang ganda niya, ayan mo. So yung mga ugat-ugat niya na mabubuhok, pwede nang gupitin yun. So yung iba dito, ito si Montrose Lyalacina ata to. So yung iba dito is nabili ko ng set. Ayan, $4.50 ko nabili yung set. So gusto ko lang talaga dyan yung dalawang malaking lovely rose. So yun talaga yung pumuko sa aking mata. Char. So yun, yung mga set si ate na magaganda na. Tapos madami na sa $4.50. So kapag bumili kayo ng set na ganun, marami na magaganda. Then kung bibili kayo ng kunwari mag-a-add kayo ng pa isa-isa or madami kayong bibilin, parang may mga discount po yan. Pagka 600, 7%, then kapagka 1,000, 10% yata. Kung hindi ako, nagkakamali. Kapag bumili kayo ng per individual, tsaka may discount. Kasi yung set na yun, wala na yung discount. Kasi, mura na yung set na madami. Ayun. So, gustong-gusto ko din to, si Pond Pear. So, ang ganda niya. So, nahulog na tong isa. Ayan, no, clump din. So, ang ganda kasi kapag ka-clump yung succulent, unlike kapag ka-isa lang, maganda din naman, pero mas maganda yung clump. So, ayan, no, yung mga lupa-lupa. So, eto naman, I see. Ayan, si Lyalacina. So, ang ganda din ni Lyalacina. So, parang iba yata. May nabili ako before na Lyalacina. Parang iba naman niya yata itsura niya. So, sino nagsasabi ng totoo? Mga seller. Char. So, minsan, i-confuse ko yung seller. Kaya, dapat alam na alam niyo yung name ng inyong succulent. Para hindi kayo maloko, i-research muna kay comparing Google kung
Kung minsan kasi akala nyo wala pa kayo dahil iba yung name, pero meron na pala kayo. Ayun. So, ang ganda din ito si Pikel. So, ang ganda niya talaga. Ang cute. Diba? Ang cute-cute niya. So, kumuha din kayo ng ganyan. So, ano, sinip siya ng potted kasi siguro baka maselan din. So, ito naman si Sunset Hamel. So, nakuha ko siya sa set. So, alam ko mahal yan, binibenta ng iba. So, maliit lang siya, pero at least meron na akong Hamel Sunset at ang ganda niya. May yellow-yellow siya, oh. Ganda. Yun nga lang, may konting sira. So, okay lang yan. Di naman ako magdadamdam. Charot. So, eto naman, si Paul Bunyan. So, maliit lang siya and hindi siya ganun ka-stress. Ayan, oh. May mga drops. So, dumaan pa yung nanay ko. Naka-pink. Ayan. So, eto naman, Diyos ko, gusto ko din ng Tinto Bands. Kasi, ayan, no, clamp. Ang gaganda kasi pag clamp talaga, diba? So, ayun, gusto ko ng Tito Band kasi may napanood ako ng vlog about Tito Bands and ang ganda nila pag-stress, then kapag in-stress mo sila at kulang sa tubig, naka-igom sila. So, ayun. So, ang ganda niya, oh. Pack na pack, full pack. So, eto naman si White Rose. So, ang ganda din ni White Rose. Actually, tatlo yung baby niya, nawala yung isa. At iba't naman ganun, nawala yung isa. So, nahiya na akong tanungin kasi, ayun, nahiya na akong tanungin dahil baka sabihin eh, andiwara mo naman, friend. Ayan. So, pero totoo, tatlo yung nasa picture eh. Yung baby ah, tatlo. So, bali apat yun. So, ayan, ang ganda din ni White Rose. Kumuha din kayo ng ganyan kasi ang ganda niya. So, ito si Cupid. So, bakit kaya siya si Cupid? Siguro, dahil pa-heart shape siya, yung dulo ng, ano niya, ng dahon niya. So, ayan. So, usually kasi, di ba, yung iba, niname nila yung mga bang succulent dun sa name nila. So, ito si Cupid. Bakit kaya siya si Cupid? Ilagay ko siya ulit kasi tinatanong ako ng nanay ko na bakit daw maganda yung mga succulent. So, tapos magkano ko daw nabili. Siyempre, hindi ko na sinabi kung magkano kasi nakamagkano din ako dyan. So, ayan. Pero yun, maganda nga talaga siya. So, ito si Banana Pretty. So, gustong-gusto ko din ng Banana Pretty kasi pag na-stress yung si Banana Pretty, maganda, as in, super cute. Tapos yung tip niyan, minsan nagkukulay red or pink yung tip nila. Basta ang ganda, i-search yung maganda. So, matagal na din ako naghahanap ng Banana Pretty. So, ayun, buto na lang meron na si ate. So, mamaya ipopost ko kung saan ko siya nabili, ha? Hintayin nyo yan, tapusin nyo itong video, Charis. So, ito rin. So, yung isa mag-green, ito naman, may yellow-green. So, ito ay 65 pesos. So, ayun. Dalawa na sila na yan. Ayan. So, hindi ko matandaan kung sino yung pinakamahal ko na nabili. Kasi ang dami ko nga nabili kay ate. Basta go, mine. So, ito rin, si Lucidum. Gustong-gusto ko ng ganito kasi, ano, ang cute din niya. Yung, ang cute kasi ng kulay ng parang may yellow, green, na green na may red. So, nakikutan ako sa ganong kulay. So, ayan o, ang ganda. Oh, diba? Ang ganda ni Lucidum.
maganda din ito. So, sa set ko siya nabili. So, ang name niya is si Pink Ruby. Pero, kung yung iba kilala to talaga, siya si Bashful. So, yun. Other name niya, Bashful. Pero alam ko, mas kilala siya na Bashful kesa sa Pink na Ruby. So, ayan. Meron na akong Bashful. Pero ito, ang ganda. Tapos malaki. So, ayan. Ang ganda niya, oh. Nag-red siya kapag stress. So, eto din, sa set ko siya nabili. Ayan, no? So, ano siya? Siya si Painted Lady. So, kapag ka hinawakan mo yung kanyang leaves, magaspang siya. Parang siyang, ano bang term doon? Parang siyang yung mga sintawak doon? Ano ba yan? Hindi masabi. Yung basta pag hinawakan mo siya, magaspang yung dahon niya. So, maganda din si Painted Lady. Kumuha din kayo niyan. Tapos, ito naman si, sino nga ito? Si Blue Curl. Oh, ang ganda din ni Blue Curl. Ayun, no? Ito naman sa Beltana, ang ganda niya, oh. Pack na pack. Para siyang si Gypsy. Akala ko siya si Gypsy, pero siya pala si Beltana. Ang ganda niya. Ito din ang ganda nito. So, napapanood ko lang din siya sa mga vlog sa US. Ayan o, ang ganda. Si Tricolor. So, ayan, may model din yan sa mga succulent. Kasi ang ganda niya. So, kaya siya Tricolor, man. Siya green, yellow, at saka pink. So, ito naman yung malaking si Hybrid na. Alam niyo na yan kung sino yan. So, siya si Love the Rose pa rin, na hybrid. So, may nalaglang na dahon dyan. Tapos, parang may blue. So, parang variegated data siya. So, ayan o. Ang ganda niya. Yun nga lang, yung parina niya, medyo kukonti na lang. So, sana, ano, mas maganda sana kung marami pa siyang parina. Kasi, pang protection nila sa sun, diba? Para hindi sila masunog. So, ayan o. Pero, ang laki niya. Kaya ako talaga kinuha yung set na yun dahil sa kanila ni Love the Rose na malalaki. Ayan. So, ayan. So, dito ko siya nabili kay Ate Maymay. Ayan. So, i-add niya lang siya sa FB and then yun. Bumili na din kayo ng mga succulent na nagustuhan niyo dito sa aking video. Actually, meron pa akong mga in-unbox before na sa kanya ko din binili. So, ayan. Ang gaganda at in fairness, generous si ate sa pagbibigay ng mga free succulent. So, hindi na kayo magsisisa pag bumili sa kanya. And, siya nga yung nagtitips at saka madali lang siyang i-message and magre-reply siya agad. So, ayun. Kaya nagustuhan ko din siya ng seller kasi maire-recommend ko nga siya dahil mabait naman siya and ayun, nabibigay siya ng tips. Basta magtanong lang kayo sa kanya, huwag kayo mahihiya. So, I hope nabitan nyo ang aking video. Pakihit po ang like and pa-share na din sa inyong mga friends. And, syempre, pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga next videos. And for those who don't subscribe, pwedeng-pwede pa kayong mag-subscribe. Kaya, mag-subscribe na kayo. Sorry, so, ayan. So, papalo na din po ng aking mga social account para updated din po kayo sa aking mga succulent. And, ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating succulent. Have a nice day and thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Succulent love. Bye!